Ang matapang na hamon ni Sally. Kakatuwa naman yung mga first year. Ganyan din ako nung bago pa lang ako dito. Kumusta, Judy? Mabuti! Oh, Sally! Julia! Ang dami! Para saan yan? Mga libro para sa second year. Kanya karami! Hindi na tayo ngayon mga first year, kaya kailangan magseryoso na tayo sa ating pag-aaral. Seryoso? Balak niya maging pinakamahusay sa lahat ng second year. Pinakamahusay sa lahat? Oh, pati ikaw, Sally? Ah, hindi naman. Kay Julia lahat ito. Oh, lahat yan? Kaya ikaw, Judy, nakikiusap ako, huwag kang maingay sa kwarto namin, ha? Sige, mukhang seryoso pa nga sa dagaw. Oo, tama ang sinabi mo. Second year na tayo ngayon, no? At hindi na yung pwedeng baliwalain. Sige. Pasensya ka na, Judy. Diyan ka na. Ano ba ang masama kung hindi ako pala-aral? Julia! Hindi ka kasi dapat tumatakbo dito. $25 na premyo? Hay, kasi dapat nag-iingat ka. Pasensya na po. Meron na akong kinabit dito. Pwede ba sa susunod titignan mo dinadaanan mo? Paliksahan para sa isang maiksing nobela para sa 5th anibersaryo ng Lincoln Memorial High School. $25 ang premyo! Isang maiksing nobela. Mahilig nga ako magbasa pero... Sally, kinuwento ko na ba sa iyo na namimingwit ako doon sa ilog sa may farm? Hindi pa. Alam mo ba, ang ganda-ganda ng ilog? Ikwento mo naman yung tungkol sa Rock Willow. Kasi naman, ang ganda-ganda ng lugar na yun. Julia, pumunta ka doon para malaman mo. Hindi ko gustong pumunta sa probinsya. Huwag mong sabihin, tapos ka nang kumain. Mas makakapag-aral kang mabuti kapag konti lang ang kinain mo. Kapag marami kang kinain, hindi ito papasok sa isip mo. Alam niyo ba yon, ha? Ang hirap pala kapag nag-aaral kang mabuti. Pero Judy, ang mga babae ngayon ay kailangan mag-aaral ng mabuti para naman matanggap ka ng ating komunidad ngayon. Hindi ka lang dapat galing sa mabuting pamilya. Kailangan makatapos ka rin ng kolehiyo kung ayaw mong mapaya ka sa iyong komunidad. Talaga? Ganun ba dapat yun? Teka, kung ganun papasok ko rin ang kolehiyo, Julia. Oo naman, Judy. Talaga? Ganyan din ang sinabi ng kapatid ko. Ang mga babae daw ngayon ay kailangan kumilos na mas malaya. Sinabi niya yan sa'yo? Jimmy ang pangalan niya. Sa Princeton nga siya mag-aaral ngayong taon na ito. Lagi niyang sinasabi na lagi akong kumilos na mayroong isang layunin. Naiintindihan ko kung ano ibig niya sabihin. Pero sana alam ko kung anong gusto kong gawin. Tama nga. Yung $25 na premyo dun sa paliksahan, yun na nga siguro ang isa sa magandang layunin, di ba? Ayoko namang magsulat para sa 50th anibersaryo. Napakahirap yata nun. Anong nangyayari sa inyo? Wala ba sa inyong gustong maging isang kandidato? Ang miyembro ng Student Council ay naghihintay para sa inyong opinyon at ibibigay yon sa council. Yon ay magiging kakaibang paghamon sa inyong mga bata at masasali din kayo sa administration ng eskwelahan. Kung walang may gusto nun, kailangan meron kayong mairekomenda. Pwede dun si Julia, galing siya sa mabuting pamilya. Tama ka. Oo, tama. Pwede si Julia. Kung meron nga kayong napili, pwede na kayong magsalita ngayon. Ako, miss. Nire-recommend ako po si Sally McBride. Ano? Bilang kaibigan po niya, alam po namin kung gaano kagaling si Sally. Hindi ba, Judy? Oo, tama. Napakagaling nga ito ni Sally. Pero hindi ko naman... At ang totoo, si Sally po ngayon ay gustong kumilos para sa kanyang layunin, para siya ay maging isang independent. Pero, Julia, sinabi mo to hindi
ba, Sally? Ha? Oo. Napakagaling naman. Isang layunin para ikaw ay maging independent. Nakakatuwa naman ito, Sally. Pero... Sandali lang, pwede. Hindi mo naman kami siguro bibiguin ngayon, Sally. Isa itong malaking karangalan para sa iyong klase. Ang bakasyon ngayon ay tapos na at nasa second year na po ako. Ang lahat pong nasa paligid ko ay naging abala. Nagkaaral po ng mabuti si Julia dahil kasi niya maging matalino sa lahat ng second year at papasok siya sa koleyo at si Sally naman po. Pakibukas naman itong pinto! Sandali! Ano bang nandyan? Mimeograph at tinta at mga papel din. Hiniram ko sa Election Administration Commission. Ang galing mo naman! Siya nga pala, Judy. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman! Halika! Umpisa na natin! Ano bang pinagagawa niyong dalawa? Halika, tignan mo ito, Julia. Gamit ito para sa pagkakampanya. Ha? Nagbibiro ka ba? Huwag mo sabihin gagamitin mo itong opisina para sa pagkakampanya mo. Ano naman ang masama dun? Hindi ba ikaw pa nga ang nagrekomenda sa kanya? Oo, tama ka. Nirekomenda ko nga si Sally. Pero wala namang niyang kinalaman dito. Ayoko na maingay! Teka, nagwato ko na lang kaya ang gawin ng opisina. Siguro hindi ka na magre-reklamo. Oo. Magandang ideya yan, Judy, ha? Tama, para hindi kayo maingay. Nito. Hay nako, Sally. Natapos ko! Sige, pakinggan mo ito, ha? Sabihin mo kung pangin. Sally McBride, isa sa mga kandidato para maging miyembro ng Student Council, ay gumawa ng tatlong panibagong panukala tungkol sa mga gawain ng mga bagong magiging Student Council ng Lincoln Memorial High School na may pagmamalaking kasaysayan. Para saan daw? At yun ay Council sa mga estudyante, ng mga estudyante at para sa mga estudyante! Sa madaling salita, dapat lamang nating gayahin ang lahat ng mga ginawa noon ni President Lincoln sa mga tao kung saan binigyan siya ng karangalan kung kaya naitatag. Ano kayang nangyari sa mga taong yun? Mga kapag-aral, kapag ako'y naihalal bilang membro ng Student Council, gagawin ko ang aking makakaya para makumbinsi ko ang mga guro na magkaroon tayo ng sarili nating gymnasium dito at para mapagawa natin yung dormitory natin. Narinig mo, Sally? Sarili natin gymnasium at ipapagawa ang dormitoryo. Pag nangyari yun, siguradong masaya na tayo. Halika, lumapit tayo, ha? Hindi ko sinasadya, Sally. Baguhin natin ito.
ngayon, maglalagay ako ng suggestion box para malaman ng mga hinainom bawat estudyante at ipapakita ko ito sa ating council administration. Kaya dapat ay nagtutulungan tayong lahat. Alam ko na, Sally, para makuha ang atensyon nila. Judy? Wala naman ito, Sally. Hindi ba magkakasama-sama na kayo ng iba pang mga kandidato? Huling speech yun na ito, ah. Oo. Tapos, botohan na. Ano kaya mangyayari kapag walang bumoto sa akin, Judy? Siyempre, meron ka na isang boto. Sana lang hindi ko makalimutan bumoto, Sally. Maraming salamat sa'yo, ha? Naistorbo ba kita? Inaayos ko kasi mabuti itong speech ko para bukas. Kaya nga lang, hindi ko matapos. Naiinggit nga ako sa'yo dahil magaling ka magsulat. Hindi naman ako magaling. Kailangan mo ba ng tulong ko? Salamat. Kaunti na lang at matatapos ko na rin ito. Huwag kang masyado magpagod, Sally. Oo. Wala akong masabi sa tiga mo, Sally. Ang pinaka-importante sa lahat, kailangan natin ng pangkalahatang patakaran na ang council ay nakatulong. Tulungan niyo po ako. Anong problema, Sally? Buka kasi hindi maganda yung speech ko. Inumaga na nga ako sa paggawa nito, pero hindi pa rin maganda. Paano kung wala makinig sa akin? Paano na? Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ikaw ang huling magsasalita dito, kaya hindi pa alis ang mga tao. Dinadamayan mo ba ako o ano? Hindi ba kalmado ka na ngayon, Sally? Sinabi mo pa! Ngayon, mga bata, ang susunod na magsasalita ay si Sally McBride! Ako yung... Yeah! Galingan mo! Ako nga pala si Sally McBride! Ano ba ito?
Lily. Ano bang nakakatawa doon? Si Sally ay pinilit lamang maging kandidato sa ayaw man niya at sa gusto. Pero ginawa niya ang kanyang makakaya. Tinanggap niya ito at gagawin niya ang lahat para maging maayos ang eskwelahan. Alam niyo ba, wala pa nga siyang tulog dahil pinaghandaan niyang mabuting sasabihin niya sa inyo ngayon. Ang lakas ng loob niyong pagtawanan siya na kung saan meron siyang nagawa na hindi niya naman kayang gawin. Ah, pasensya na kayo. Gusto ko lang malaman niyo kung gaano kalaking hirap ang binuhos ni Sally sa pagiging kandidata niya. Siguro iniisip niyong lahat na hindi siya matatag dahil hinimatay siya sa ganitong okasyon. Pero si Sally na inakala kong mabait at tahimik lamang ay tinanggap ang hamon ng eleksyong ito ng masaya at buong puso. Kaya nga, hinahangaan ko siya. At gusto ko si Sally dahil sa kanyang mga ginawa. Bilib ako sa tapang ni Sally. At naniniwala ako na magiging magaling siya student council. Ramdam ko ngayon. Hindi ko inaakala makakasali pa ako doon. Akala ko dahil sa nangyari, tatanggalin na nila ako. Ayos lang sa akin kahit matalo ako. Masaya naman ako sa naging hamon dito para sa akin. Magandang hamon? Tama ka nga. Totoo nga yan. Huwag ka muna susuko hanggat hindi mo pa nasusubukan. Maraming salamat, Sally. Teka, meron lang akong gagawin. Sandali nga. Malapit na ang deadline nito. Oh, Judy, ano pa bang ginagawa mo dito? Anong masama dito? Kailangan ihanda natin si Sally para dun sa patakaran. Ano bang patakaran? Yung election sa student council, nanalo si Sally sa botohan. Ah, nanalo si Sally? Talaga? Oo, nanalo siya. Ako kasi ang nagrekomenda sa kanya. Kailangan sabihin natin ito kay Sally! Pero tandaan mo, hindi ko kasalanan kung huli siya dun sa bilang. Dear Daddy Longlegs, miyembro na po si Sally ngayon ng student council. At tinuruan niya ako na kung minsan ay maganda pala ang tanggapin ng isang paghamon. Gusto ko rin subukan. Sasali din ako. Kahit matalo po ako, susubukan ko pa rin sumulat na isang nobela. Ayos!